Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaydiri. Ngayon po ay unang Miyerkules ng buwan ng Marso at Miyerkules ng Abo. Sinisimulan natin ngayon ang panahon ng Kwaresma. Sa pamamagitan ng pagkakahit ng Apostolos, inianda tayo sa pagdiriwang na ito para sa misteryo ng Paskwa, ang pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga abo ay nagpapaalala sa atin na abo ang ating pinanggalingan at abo rin sa wakas ang ating babalikan. Kung kaya inaanyahan tayo na magkaroon ng taus-pusong pag-isisi sa ating mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sabagkat tanto natin na hindi sapat ang sarili nating kakayanan. So wala po tayong pag-isisi ngayon, mamaya po tayo doon sa pagkapahit ng abo. No? Yun na po yung ating pag-isisi. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang kapanig ni Kristo sa aming pagsusugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangit at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Kaya'y may magandang loob at puspos ng awa. At tapat sa kanyang pangako. Laging handa magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring hingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang anin. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo ang ibabaw, sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo sa mga na mag-ayuno ang lahat, tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati ang sanggol at maging ang mga bagong kasal. Magsaserdote kayo, kayo'y tumayo at sa pagitan ng pusukan at ng dambana. Nanangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos.
Panginoon, iyong kaawaan kami sa iyo nagsisiwal. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Pangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at ipatawad mo yan ang kasalanan. Poon iyong kaawaan kami sa iyong nagsisiwal. Ang pagsalansang kong iyo'y pinikilala, lagi nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y iyong magustuhan. Poon iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisiwal. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang pagpapaharaan. Oon, iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan ko akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng Poon, iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro sa Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhi sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhit namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kauulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magkayo pa. Inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang sa paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Doon ay sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng inyong amang nakakita ng kabutiang ginawa mo ng lihim.
At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaibabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantian ka ng iyong amang nakakita ng kabutiang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayuno upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at mag-ilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo makikita ang siyang lamang nakakaalam ito. Siya ang nakakita ng kabutiang ginawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang homilya na hinihanda ng ating magalang-galang na obispo. Anong pangalan ng ating obispo? Benaventura. Pakiulit nga. So, yun ay pinapanggit natin sa ating pagdiriwang ng misa, no? Yun ang ating obispo. So, kung gusto ninyong makita ang ating obispo, ay maganda kayo para kayo ay makumpilan, no? Sa darating na August, no? So, darating ang ating obispo sa darating na August para magkumpil at saka sa panahon ng ating piyesta. Pero ito ay kanyang pinadala bilang magbing bahagi ng ating paglinilay sa araw na ito. At hayaan ninyo na basahin ko ang kanyang mensahe para sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo. Sabi ng ating magalang-galang na obispo, noong nakaraang taon, nagdiwang tayo ng panahon ng Adbento na sinundan ng panahon ng Pasko. Masaya natin pinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Ngayon, nagsisimula tayo ng panahon ng Kwaresma. Malaki ang agwag ng kaligayahan ng Pasko at kalungkutan ng Kwaresma. Ang totoo, ang dalawang ito ay magkalugsong at hindi magkahiwalay. Sa Pasko, ipinagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus bilang ating manunubos. Sa Kwaresma, isinasakatuparan na ni Jesus ang pagiging manunubos. Siyempre, sa Kwaresma, naroon ang kalungkutan. Pero may dahilan ito. Sa Kwaresma, inaarap natin ang katotohanan bilang tao na sumuway sa Diyos. Nagtakwil sa Diyos. Kung inilalayo, kung sumusuway, kung ibinatakwil natin ang bukal ng lahat ng kabutihan, katotohanan, kaligayahan, pagkipaghatian,
pag-ibig at kapayapaan, saan tayo pupunta? Sa kasamaan, kasinungalingan, sa pagkabuhi at kaguluhan, sa kabigatian. Tayo ay nahihirapan, naguguluhan, nasasaktan. Kung ano-ano ang ating pinagagawa, kung ano-ano ang lugar na ating pinupuntahan, kung sino-sino ang ating kinakasama at kinakaibigan. Pero, nananatili ang pagiging hungkag, bitin, plastic, takot, lito, at galing sa sarili at sa mundo. Kailangan nating bumalik sa Diyos. Kailangan nating mailigtas mula sa ating pagkakasala. Kailangan nating matubos sa kamatayan. Yan ang binibigyan natin ng pansin ngayon. Panahon ng Kwaresma. Sa unang pagbasa, tarinig natin ang panyaya. Magbalik loob kayo sa Panginoon, sa inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Itong awa tabag ng Diyos ay inialok ng simbahan sa mga makasalanan. Kaya mayroon sa mga parokya ng kumpisalang bayan. Sa ganitong gawain, mayroon bumabalik sa pag-ibig at tabag ng Diyos matapos ang mahabang panahon ng pagkakaasala. Paanong tatanggihan ng Diyos ang puso na ayon sa Salmo Responsorio ay nagsusumamo ng ganito, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sangayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aming karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. At sa puso nagsisisi, nagpapakumbaba at nangako magbagong buhay, kagad ay pinagkaloob ang abag at pagpapatawad ng Diyos mula sa kamay ng pari. Bago magkumpisan, mukhang pasan-pasan ang mundo. Matapos ang gabi ng absolusyon, naging magaan ang mukha, taglay ang lakas at pag-asa na kaya niyang magbagong buhay sa tulong at awa ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinakilala sa atin ang naging gampanin ni Jesus, ang ating mananakop at tagapagligtas. Narinig namin ang binasa, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan. Upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamagitan niya. Hindi dapat danasin ni Jesus ang mga kalungkutan, kaguluhan, pagkabuot, takot at kamatayan ng bunga ng pagkakasala. Subalit, inako niya ang aming mga kasalanan kaya siya'y naghirap. Ang paghihirap na tayo sana ang magbata ay kanyang iyakap. Ang kamatayan natin ay kanyang dinanas. Siya'y muling binuhay ng Ama at isinama tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Binuha niya ang kasalanan natin bilang tao upang ibahagi naman sa atin ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Gamitin namin ang pagkakataon upang maging banal sa harapan ng Diyos. Paano ba maging banal sa harapan ng Diyos? Ang abo sa amin noo ay simula ng pagiging banal.
Dalawa ang pagpipilian ng pari na sabihin habang nagpapahin ng apo. Una, alalahanin mong apo ang iyong pinanggalingan at aburin sa wakas ang iyong babalikan. Ito ay pagpapaalala sa aming simula at wakas. Mula sa alabo ay babalik sa alabo. Sa aming kanang sarili matapos ang aming namamayan, ang aming katawan ay maagnas at babalik sa lupa. Wala tayong palutunguhan. Ang ikalawa na maaaring sabihin sa pagkapahin ng apo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Kung ayaw namin bumalik sa alabo, kailangan natin iwanan ang pagkakasala. Magbagong buhay, hindi ayon sa aming sariling gusto, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay nasasaad sa mabuting balita. Ang mabuting balita ay salita ng Diyos. Ito ang pagbibigay sa amin ng gabay at liwanag tungo sa pagbabalik sa Diyos. Ang pagbabagong buhay ay pagpapakatotoo bilang anak ng Diyos. Ang ebanghelyo na ating narinig ay bumabanggit ng maling paraan ng pamumuhay. Anong tulad ng maling paraan? Pakitang tao lamang. Anong pakitang tao? Iba ang ipinakikita sa labas at iba ang katotohanan sa loob. Ang tawag sa kanila ni Jesus ay pagpapalat kayo, mapagpaimbabaw, hipokrito. Si Papa Francisco ay may pag-alarawan tungkol sa mga hipokritong katoliko. Sabi niya, nakakaiskandalo ang magsalita ng isang bagay at gumawa naman ng iba. Ito ay doble cara. Ayon sa kanya, may taong nagsasabi na siya ay mabuting katoliko. Laging sumisimba. Kasabi ng organisasyon ng simbahan. Pero dapat sabihin din ang tao ito na ang buhay niya ay hindi makakristyano. Hindi nagbibigay ng sapat na sahod sa kanyang mga empleyado. Pinagsasamantalahan ang kapwa. Marami ang anak buhay at negosyo. May mga tao tuloy na nagsasabi kung yung taong yan ay isang katoliko, masabuni pa sa kanya ang isang taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang Kwaresma ba ay hanggang kalungkutan na lamang? Hindi. Inaalis lamang natin ang ugat ng kalungkutan, pagdalamati at kamatayan. Anong ugat ng kalungkutan? Anong ugat ng kalungkutan? Alam niyo ba yung ugat ng kalungkutan? Hindi niyo alam ang ugat ng kalungkutan? Ha, mga bata? Hindi niyo alam. Kasalanan. Pakiulit nga. Oh, yan ang ugat ng kalungkutan, ang kasalanan. Ang ugat, anong ugat ng pagdadalamati? Kasalanan. Oh, yun pa rin ang ugat ng pagdadalamati. Anong ugat ng kamatayan? Oh. So, sa pamagitan ng ating gawain, inaalis natin ang ugat ng kahirapan, ang ugat ng kalungkutan, at ang ugat ng kamatayan na walang iba kundi ang huwag kayong magkaasala para hindi kayo malungkot. Inilalapit lamang natin ang sarili sa Diyos. Nahirapan tayo dahil sa aming katamaran na magbagong buhay. Nasanay na kasi tayo sa mali. Kaya mahirap gumawa ng tama.
Kaya kailangan namin ng pagsisikap. Isa sa mga paraan ay ang pag-aayuno. Ito ay tumutulong na supilin ang aming masamang hilig at ingatan ang kakayanan ng aming puso. Dahil din naman maging mas makahulugan ang pag-aayuno kung ang salapi inilalaan para sa pagsariling apag ay ibinibigay para sa apag ng mga nagugutom, lalo na ang mga batang walang makain. Ang second collection ngayong misa, so tayo magkakaroon ng second collection, ay para sa mga batang ganito. So, sa para po sa ating feeding program, kung yung maalala, ay dalawang beses tayo nagkaroon ng feeding program. Pero ito po ay sa feeding program ng diocese. Ano kasi doon po ang paano? Simula noong 2006, tayo dito sa diocese ng San Pablo ay nagkapagpakain na ng 18,266 na mga bata. Mahirap pero nagbubunga ng buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa at magdadala sa buhay na walang hanggang kasama ng Diyos sa kanila, sa kabila. Kaya harapin namin ang panahon ng Kwaresma na may kabukasan ng loob, katatagan ng Pasya at pagsasabay kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus para sa atin. Hindi tayo mabibigo. Mararanasan natin ang pangyayari sa kaligayahan ni Jesus sa pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ang kaligayahan ito ay magpatuloy hanggang sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos. Ito po ang sulat ng ating kagalang-galang na Obispo Benaventura Pamadico. So, para po doon sa amaydad, para naman po sa mga bata, ano, bahagi ng ating pagkilos, sulat na ipinahayag, ano, yung pag-aayuno. So, yung pong pag-aayuno ay hindi pagkain. Well, mga bata pa naman kayo, no? Bagamat hindi kayo saklaw pa ng batas na ito, ito po ay pag-aayuno ng alit na tayo ay kakain lamang ng isang usog na pagkain. O tatlong. Ilang beses tayo kumakain sa araw? So, ang pag-aayuno ay pagkain lamang ng isang usog. Yung dalawa, hindi busog. Araw-araw tayo kumakain ng tatlong pagkain na busog. So, at dito ngayon, walang merienda. So, ang panahon, ang panawagan ng simbahan ay isang pagkain na busog. Yung dalawa, hindi busog. Wala munang merienda. At yung naipon ninyo, halimbawa lang, ha? Hindi kayo magmi-merienda mamaya. So, kung bibili kayo ng merienda, yung inyong bibili ng merienda na hindi nyo nabili kasi gusto ninyo na makiisa sa panahon ng pag-aayuno, ha? Nakita mo ngayon yung kaibigan mo, kaklase mo, walang papel, so, anong ginawa mo? Binilin mo ng papel yung dapat na pera sa merienda mo, ibinigay mo doon sa kaklase mo. So, yun ay daan ng kabanalan. Bakit daan ng kabanalan? Kasi ikaw ay nagpapahayag ng gawain ng mga Diyos. Ano yung paggawain ng mga Diyos? Ang ikaw ay umiibig sa iyong kapwa. Ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa. So, yung kawang gawa ay gawain na mga umiibig sa Diyos. So, ikaw ngayon ay nagiging daan
yung gawain mo ngayon ay naging gawain ng kabanalan. So, yun po na nga ang isang paraan na nais mo natin ituro sa yung panahon ng Kwaresma. So, ipanalangin natin. Ipanalangin natin. At lalong-lalong na sa intensyon ng Santo Papa, lalong-lalong na sa mga bata nagugutom, sa mga batang malnourished, sa mga batang walang sapat na lakas, isama ninyo sa inyong panalangin. Magsitayo tayo. Minamahal na mga kapatid, panalangin tayo sa mga may kapal upang ang abog sa ulo natin lalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagkamahal. Ama namin na pagpatawad ng kubo at may kampok ang umaangin sa kasalanan at maikalulugod mo ang nagbabagong buhay. Tingin mo kami at tukubin sa pagkukob mo ng pagpapala. Bilang tatampok sa iyong mga nasalingkod na naglalagay ng abon ay sa ulo, sa pagganap ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapanin mong kami ay maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namagitan kasama ng Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Para po magkaroon tayo ng kaayusan,
pipila po yung iba dito. Meron po tayo mga lady minister maglalagay. Magsitayo tayong lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Amang nasa langit na higit nawa tayong mapalapit sa Kanya sa magitan ng panalangin ang maging kaakibat niya sa pagkakawang gawa para sa ating mga kapwa. Panginoon, gawin mo kami sambayan ng tapat sa iyo.
Panginoon, gawin mo kaming sambayanan tapat sa iyo. Upang ang Santa Iglesia sa panahon ng Kwaresma ay maging lalong bukas sa pagkilala sa pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, pag-aayon at pagbabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami sambayanan tapat sa iyo. Upang ang panahon ng Kwaresma ay nagsisimbing gabay sa namumuno sa ating palataya. Nang sa gayon maging ehemplo sila ng kaos-pusang pagbabago sa kalooban, pagbawasin sa kasalanan at paghahangad ng kabutihan sa taong bayan. Malalangin tayo. Ang Panginoon, gawin mo kami tapat sa iyo. Upang ang tanda ng abo sa aming mga nao ay nagpapaalala ng karupungan namin sa at magdulog ito ng inspirasyon ng bilingkod sa aming tapos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami sambayanan tapat sa iyo. Upang yung mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili, mga taong mag-iisip na wala naman silang dapat pagsisihan, ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuntunan ng makikisa sa sambayanan ng Diyos. Manalangin tayo. Upang ang mga kaluluwa ng mga yumaon ng kapatid ay malugod, inatigit sa lugar na inihanda ng Diyos, kaharian ng kanyang ama, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga kailangan sa panahon ito ng pagsisisi. Naway dulot mo sa amin ang kapatawaran at yatid kami sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan at kasalanan. Nangyayon namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.